Yes, mga tropa, this is Cam Rider and welcome back to my channel. So, for today's video mga tropa is sasagutin natin yung tanong ng tropa natin or isa sa mga viewers natin. Tanong niya tropa is, ano daw ba ang advantage ng steamy dome in light and piston? So, maraming salamat muna sa tanong mo tropa. Unahin natin yung advantage ng steamy dome. Piston ito ng Sniper 135 para doon sa sniper ni kuya. So, hindi ko alam mga tropa. Nabulok na pala oh. Yan, oh. Kuya Lollipop, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganito mangyari. Ano to mga tropa eh? GBT. Yan, oh. Kaso, hindi ko alam na nabasa pala ng ulan. Kaya mga tropa, yung may mga nakastock na pisa sa bahay, lalo na yung mga ganito, mga bore o bore kit, check nyo talaga. So yun, dalawang taon na lang natambay. Anyway, balik tayo sa dinidiscuss natin, ano, steamy dome. Actually ito steamy dome to tropa. Yan. Advantage is mabilis siyang umalis, mabilis sa starting, and then madali niyang marireach yung kanyang top speed. Wala naman ako halos actually nakikita ng disadvantage kasi mababa lang naman to mga tropa. Sinukat ko to eh nasa yun. FYI mga tropa, 59mm piston na to. So, yung taas ng kanyang dome is only 1mm. So, wala talaga ako nakikita ng disadvantage pagdating sa mga ganito lang kataas na semi dome. Kumbaga, hindi pa rin masakit yun para dun sa makina. So, isa sa mga advantage ng ganito, tropa, is siyempre yung nakalimutan ko sabihin mga tropa, yung inyong or ating compression ratio is talagang tataas. Palitin ko lang ha. Ito yung stock ng Sniper 135 and then ito yung 59mm. So, malayo. Malayo yung sura niya. Lipat tayo mga tropa doon sa advantage ng light and piston. So, kamukha ng piston na ito mga tropa. At dapat titimbangin nyo ito. Dapat may timbangan kayo mga tropa. May nabibili sa online parang around 700 or less than 1,000 parang ganon. So, ako nga bibili ako nun eh. Napaka-importante kasi nun pagdating sa mga ganitong piston na titimbangin dapat. So, timbangin nyo itong stock mga tropa. Pag tinimbang nyo kung ilang grams to, ipaparehas nyo yung bigger piston or yung oversized piston nyo. Pero mga tropa, para sa akin, sa case ng sniper, mahihirapan ka naman talagang ilighten yan. Kasi nga, maliit na yun yung skirt niya. Maliit na, napakaliit. So, tuloy muna natin doon sa sinasabi ko na titimbangin nyo itong stock piston nyo bago yung oversized piston. So, ipaparehas nyo dapat yung bigat nito dito sa stock. Jump muna tayo mga tropa. Sabihin nating China. Wag muna tayo sa sniper mga tropa kasi ang hirap para sa akin wala nang paglalightinan yung piston na to ng sniper. So, lipat tayo sa China 150. Okay. Halimbawa, 67mm ka yung piston mo sa China 150. Nag 67 ka, so timbangin mo yung 62mm kung ilan yung bigat nun. Ilalightin mo tong 67mm mo, ipaparehas mo doon sa 62mm mo na piston. Ang purpose nun tropa is para hindi mahihirapan yung ang crank mo kasi yung vibrate mga tropa, yung vibrate kumbaga hindi na siya balance eh. So, the more na mas malaki ang piston natin, the more na nagkukose ng vibrate. Pagka ma-vibrate, hindi titining yung makina natin yung RPM niya less. Siyempre, kapag ka-vibrate, yung block natin, madaling masisira. Sana yan mga tropa ha? Hindi sniper ang pinag-uusapan natin doon. Ginawa kong example yung China 150. Kapag ka sa sniper, balik tayo sa sniper 135 mga tropa or sniper piston,
para sa akin lang, sa opinion ko mga tropa, hindi, mahirap nga naman talaga i-lighten, no? Ang liit na niya, no? O saan ka maglalighten niya? Anyway, siguro sa mga malulupit na lalighten pa nila ito. Pero para sa akin, gagamit na lang ako tropa ng cord strad na lighten na talaga. Kasi may mga cord strad mga tropa na lighten na agad. Alam ko parang pits bike ata, parang ganun. Kung hindi man pits bike, basta hahanap talaga ako ng lighten rod para kahit pa paano mabawasan pa rin yung bigat ng hindi man ng piston, pero yung rod gumaan naman, so matining pa din siya. So ayun ropa, I hope nakutulungan kita sa tanong mo, no? I hope may apply mo yung mga sinabi ko. Hindi man lahat yun, sana makapulot ka ng idea para mabuo mo or may apply mo dun sa binabalak mong seat ng makina mo. So ayun na, once again mga tropa, Cam Rider nagsasabi nga, minsan ang buhay gawin nating makbulan. So salamat mga tropa.